Hi, what is up na naman sa inyo? Ako ay nagbabalik sa ating channel. Wala muna akong mukha ngayon at gagawa tayo ng tutorial para sa basic skin retouching and sa para sa mga photographers din na nanonood sa channel ko. Ayan, so ang effect nito is from this image. Ayan, this image to this image. So basic lang to. Actually, parang 4 steps lang yung gagawin niyo or 5. Ayan. So, let's start. Wala na intro muna. Tara. So, this is specially for portrait photographers. Ayan, yung mga passion photographers dyan. At yung mga wedding photographers, mahilig sa portraits. Ayan. So, ang una natin gagawin is lilinisin muna natin yung mga visible spots. Parang yung malalaking pimple. Ayan. Sorry akong kung may na-offend dyan, kung may malaking pimple kayo. Hindi ko po sinasadya. This is for educational purpose only. So, let's see. Konti lang naman actually dito. Ayan. Let's see. Wala na masyado. Ayan. Dalawa lang. Huwag nyo lang kunan yung mga ganitong parts. Yung maliliit lang naman na parang freckles sa mukha or pimples. Ayan. Huwag nyo nang erasin pa. Pero kung may time kayo, mas maganda din actually. Pagkatapos nun, gagawa tayo ng bagong layer. So, idadrag natin to sa new layer. Kung hindi, pwede na natin gawin is Ctrl J. Ayan, shortcut yan. Pagkatapos ng layer na yan, i-click natin. Tapos, i-invert natin. Ayan. So, ang pinindot ko doon is Ctrl I. Ayan. So, medyo kakaiba yung image. Ayan. Kasi inverted nga. Tapos, mas gagawin pa natin worse. So, pagkatapos natin i-invert yung image. Ayan. Papalitan natin tong blending mode from normal to vivid light. So, magiging gray na yung image nyo, guys. Yan. So, may medyo ganyan-ganyan sa konti. Pero, hayaan nyo lang yan. Pagkatapos nun, click nyo yung filter. Tapos, other. Tapos, high pass. Yan. Tapos, iti-check natin kung gaano ka-blur yung image natin. So, medyo ayaw ko yung nagre-red pero nilalapit ko doon. Ayan, ganyan. Pagkatapos nun, click nyo, filter, tapos, blur, tapos Gaussian blur. So, ang blur nyo dapat is from 3 to 4 lang. So, napili ko 3.7 talaga. Ayan. Ayun. Pagkatapos nun, natin i-blur, lalagyan natin siya ng layer mask. Ang gagawin natin is Alt, tas drag natin siya sa layer mask. Yan. So, gagawa siya ng isang layer mask dito. Ngayon, after nun, kukuha tayo ng brush. Ayan. Tas i-change natin yung brush color to white. And then, ibabrush lang natin yung forehead niya. At saka yung ibang spots dito. So, time-lapse muna tayo. Important reminder pala. So, pause muna sa time-lapse natin. Huwag niyong pipaintan yung mga highlights. Ayan. Huwag niyong pipaintan yung mga highlights kasi ma-affect yung image. So, balik sa time-lapse. So, yun lang ang ating tutorial for today. Kung actually, titingnan mo yung image natin, hindi naman perfect pagka-paint yan eh. Pinaint ko lang yung mga obvious na parts na may malaki siyang freckle. So, ito yung after and then yan yung before. So, simple lang yun, guys. Yun. Kapag hindi nyo naiintindihan, i-comment down below. Mag-comment kayo sa baba. Ayan. So, kapag nagustuhan mo tong video na to, pwedeng pakihit naman yung like. Yan. Kung nagustuhan mo na din yung parang pagtuturo ko, pahit na din ng subscribe kasi gagawa pa tayo ng mga tutorial na ganito sooner or later. And yun lang video natin today. Bye-bye!